Hello, magandang hapon po dito sa Kuwait. It's around 2 o'clock na siya, no? O, magto-2 o'clock na. Quarter to 2. So, magandang hapon, Kuwait, at magandang gabi. Magandang bagong gabi doon sa Pilipinas. Itong, kasi, sinabi ko muna sana sarili ko na ayoko muna mag-vlog or magbigay opinion patungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, ng mga politics, ganyan. Kaso lang, nainis ba ako doon sa nangyari ng mga nakarang araw nung nagsagutan si Senator Bongo at si Senator Franklin Drilon patungkol doon sa pumasa na batas doon sa Kongreso patungkol sa mga yung mga hospitals at mga bed capacity na idagdag sa Pilipinas nang dahil nga dito sa isyu ng pandemya. So, natuwa ako dahil may nakuha ako na isang info sa social media din na nakasali ang aking lugar na kung hindi sana, kung pahintulutan sana ng Senado, ang panukala ni Senador sino ba yun? Bongo, at saka mayroon pang isa, si Ping Lacson ba yun, o sino ba yun na nag-push nito noon, is kasali pala ang aking lugar sa Davao Occidental. So kaya ako nainis kay Senador Drilon dahil hindi niya alam, aharang-harangan niya yung maganda sanang hangarin ng ibang mga senador patungkol sa isyu ng pangkalusugan, mas importante iyon sa lahat, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. At itong pigrulak na senador na tutulog-tulog sa Senado ay ayaw. Ito, bigay ko yung iba, hindi ko nakuha lahat, yung mga listahan ng mga lugar na magkakaroon ng itong mga hospital. At yung iba, meron na, kaso lang madagdagan yung mga capacity bed. Tapos yung iba, maliliit na hospital. Ang plano doon is palakihan, mag-adjust, no? Palakihin yung gusali, siguro ganun. So itong number one is itong Sinait District, Sinait Ilocos Sur, Lying In Clinic Rizal, Palawan, Magilian District Hospital sa La Union, East Avenue Medical Center sa Quezon City. Tingnan mo, mayroon na ito, kaso lang siyempre maraming mga pasyente doon na lalo na sa COVID, at hindi lang COVID, mga iba pang klase ng sakit na andun. So dagdagan ito ng mga bed doon. So Rosario District Hospital, La Union ulit. Tapos Mayor Hilarion A. Romero Sr. Medical Center, Usamis City, Misamis Occidental. Tapos itong converting the Sisto Somiasis Control and Research Hospital in Palo Leyte. Tapos kasali na doon yung sa Davao Occidental General Hospital sana. Para sa akin, no, masaya ako na nakita ni Senador Bongo, kasi alam ko na ilang beses na siya pumunta doon sa Malita, Davao del Sur, na sa Pilipinas pa ako noon, na nakita nila doon sa area namin sa Occidental, mula sa Malalag papunta na yan doon sa Don Marcelino. Although may hospital doon sa Malalag, yung kay Doktora Gulingay sa Santa Maria naman is mayroong tatlo doon, kaso lang maliliit. Mayroon din sa sentro ng Davao Occidental yung sa Malita, kaso hindi rin kalakihan, at hindi rin iyon kompleto ng mga equipment gaya ng sa SPNC. So sa aming area, kapag may nagkasakit at malala or malubha, so hindi yun kaya ng mga maliliit lamang ng mga hospital doon. Malaki lang sa clinic, kumbaga. Parang clinic na rin ganyan, pero hospital. So, wini-wave yun papunta sa Digos, kasi meron doon na tinatawag na sa National Hospital, sa Government Hospital yun.
Kung gusto mo naman, kung may pera ka, mayroon din doon na Digos Doctor Hospital. Mayroon din Gonzales yata, yan hospital. Maraming hospital doon. May Songa Hospital sa Digos City. Mga private na iyon. Yun lang, National Hospital ang sa government. So, pag wala pa rin, pag hindi kaya doon sa Digos, dahil hindi din sila fully equipped ang kanilang mga kagamitan, so, ang iba, galing sa amin, idinadala na lang, dinidiretso na talaga sa SPMC sa Davao City. So, malaking kaginhawaan sana ito doon sa aming area, maliban pa sa itong mga lugar na na-mention ko. Kasi doon sa amin is, matatawag ko rin talaga ito na remote area. Kahit pa, oo. Marami kasi mga, siyempre, mga na... Napapaligidan kasi kami ng mga bundok at dagat. So, hindi madali, no? Itong si Senador Drilon, palibhasa, lalo na itong mga kasangga niya, si Senador Risa Hontiveros at si Senador Kiko Pangilinan. Itong tatlo, nag-uupos talaga ito patungkol dito sa budget ng mga, ng health na budget dito sa, pinupush ngayon ni Senador Bongo. Ayaw nila. Palibhasa kasi, itong mga leche na to na mga senador ay mayayaman at hindi nakatira sa mga yung masukal na area, mga barangay na yung iba nga wala pang kalsada, walang kuryente. Hindi sila nakatira doon, hindi nila naranasan kung gaano kahirap yung naranasan ng mga tao doon sa mga ano, sa mga remote areas gaya ng natirahan ko. Pasalamat na lang din ako doon sa area namin ngayon. May kalsada na medyo sa mga 10 years ago na rin ata yun. Higit. May kalsada at may ilaw na rin. So, paunti-unti at hinintayin lang namin din doon na makapasok sa Davao Occidental yung dito telecom para magkaroon na rin ng malakas na internet sa aming area. No? Kasi wala pa talaga. Gumagapang para malakas pa yung koto. Gumapang sa internet ng Smart at Globe doon. So, sana magbago din naman ang isip nitong mga senador na ito na nag-o-oppose ng patungkol sa mga sa panukala na hospital na ito at mga bed capacity, no? Dahil maraming kaginhawaan ito sa mga mahihirap na kagaya ko na nakatira sa remote area. So, itong mga senador na mga stupid, mamarkahan ito sana natin. Pagdating ng sa susunod na taon, election, siyempre mga kampanya yun. Gagamitin nila kasi kawawa ang mga mahihirap, ganito. Gagamitin na naman tayong mga mahihirap ng mga litse ng senador na ito na stupid senators. No? Tapos ganito, may magandang panukala ang ibang mga senador para sa taong bayan ay haharang-harangan nila. So huwag na tayong magpaloko. Tama na po, lalo na kagaya ni Senador Drilon at Senador Kiko mula nang pinakasalan niya yan si Sharon Cuneta. Pabalik-balik yan siya sa Senado or sa kung anong pamang posisyon sa gobyerno noon. Wala yan nagawa. Lalo na nung time ni Panot, last, nung si Pinoy pa nakaupo, ginawa yan na ano, Secretary of Agriculture. Wala siyang nagawa sa mga magsasaka. Ang ginawa lang niya dati, tinipon yung mga magsasaka sa Nueva Ecija, sa kung saan-saan yun. Tapos yun, pinagsalita kung ano yung kanilang mga kailangan. Kasi nga malaki ang pondo ng agriculture noon. Tapos yun, masaya yung mga tao. Akala na tutulungan sila ni Kiko. Yung 3 billion na para sa Kukulita Fund, hanggang ngayon, ni hindi niya masagot-sagot yun kung saan niya nilagay. Ilang bisis yan sa hinahamon-hamon ni Bintolfo. Wala, hindi umiimik yung litsing onggoy na yan. Kaya mamarkahan natin itong mga luma ng senador ng oposisyon. Kahit pa si Manny Pacquiao, huwag na nating iboto. Kasi ngayon, si Manny Pacquiao ay nagdadrama nung kahapon. Tsaka nung isang araw pa yun dahil pinagtatawanan lang siya ni Pia Cayetano. Dahil nga sa pinupus din niya ngayon itong 150 million patungkol sa boxing na building siguro na gagawin, training. Gagawa, tatayo ng boxing training kasi para daw yun sa mga boxers. Okay din naman yun pang sports, para sa sports. Pero sa panahon ngayon,
dahil sa pandemya, mas kailangan natin ang mga maganda at na hospital at kumpleto sa kagamitan, dahil hindi natin alam, baka hindi lang coronavirus ang darating pa na sakit sa Pilipinas o saan man sa mundo. Dito sa ibang bansa, ano sila, aware sila sa kanilang mga ano dito, sa mga citizen nila, ang kanilang mga hospital ay kumpleto at puro mga bago ang mga kagamitan, samantalang sa atin inaghihingalo parang 1940s pa ata or Second World War pa na ano, na mga kagamitan, yung mga nasa loob ng hospital natin parang kagamitan din ng mga armed forces. So nakakahiya, no, at nakakalungkot na kung tutuusin, billion-billion ang tax ng mga OFW every year na pinapadala sa gobyerno sa Pilipinas, na napunta sa gobyerno, na pwede naman iyon sana pangbili ng mga hospital equipments na mga bago at high-tech. Sana man lang ito si Drilon at itong mga ibang ano, ibang mga senador ay mahiya naman, dahil kinukondina siya ngayon ng ibang mga government officials dahil sa pagharang niya dito sa ano, sa panukala ng mga hospital na bed capacity. Sana magising sa pagkatulog itong baboy na Drilon, bangungutin sana at sasabihin na niyang okay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.